charge muna yung battery. Sulit na sulit sa akin itong binigay na bag ni Honda. Pasok na pasok siya sa pangangailangan ko. Pumasok ah. Yan. Okay, alright. What's up sa inyo mga boss, mga pops, mga sir, mga ma'am. Today, agenda ko ngayon ay ipagawa yung NMAX namin sa bahay. So, it's your boy. Shoutout. ipagawa yung NMAX sa bahay. Kasi kailangan na ng maintenance, palit ng ball race, palit ng fuel filter, linis ng CVT, so yung air filter, di ko sure kung papalitan ko na yun kasi naka-washable yun na RS8. So, yung throttle body, papalinis ko na rin, and then yung injector, nalinis na kasi siya one time. So, ang naging resulta nung pagkalinis ng injector na yun, instead na tumipid siya sa gas, mas lumakas pa siya lalo sa gas, parang kargado yung motor. Para akong pakiramdam ko, parang naka big bike yung NMAX. So ang gagawin ko, maghahanap ako ngayon ng genuine replacement ng injector para doon sa NMAX version 1. So hiningi ko naman na doon sa kasa yung parts number para sure, kasi baka mamaya yung bibilan nating kasa ang sasabihin, pick naman yan sir, pwede yan, pwede mo gamitin sa NMAX. Para sa akin, kaya nga may parts number yung NMAX na yun, dedicated lang siya para sa NMAX. Ngayon kung gagamit tayo ng ibang injector na tamang magpipit pero hindi naman yun yung nasa parts number, baka hindi maging standard, ano? So hanap tayo ng standard na suka o yung pang NMAX talaga bago natin pagdesisyonan yung kasukat naman niya o kaparehas naman. Today ay nakakalkal na nga pala yung aking GTR5. Wow. Pinakalkal ko na siya, gaya na sabi ko doon sa previous vlog ko, ipapakalkal ko siya ng same size lang doon sa tip ng stock pipe mismo ng Winner X. So okay naman, hindi siya ganun kabulahaw, meron siyang lutong pero konting-konti lang, kapag binirit lang. Pero sa normal na takbo lang, hindi siya ganun kaingay. Smooth siya lang, smooth. Wala ring backfire. Ayan. Hindi ko alam kung naririnig nyo sa video. Pero mamaya, hanap tayo ng magandang spot para maparinig ko sa inyo. So doon sa stock pipe na GTR, kapag ka plug and play lang, yung sinasabi ko sa inyong pakiramdam na parang masasakal, yun talaga yung naramdaman ko, kaya pinakalkal ko to. Nga pala, kung magpapakalkal kayo ng pipe, siguro kagaya lang ng yung setting ng kalkal nyo, kagaya lang din siguro ng size ng tip sa stock pipe natin. Kasi may nakausap ako, yung kasama nating naka Winner X, mekaniko siya ng Honda. So sabi niya sa akin, ina-advise niya, iparimap ko para umayos yung AFR ng motor. Sabi ko, sa susunod na, kapag naikabit ko na yung mga gusto kong ikabit dito, tsaka ako ipaparimap tong motor na to. Sabi naman niya sa akin, pwede naman daw yan, wag ko lang daw siyang, baga parang bibiritin agad, ganun. Hayaan ko daw munang umakma sa motor yung yung kalkal pipe nga na to. Pwede ako tumakbo ng high speed pero pagapang, hindi yung biglaang bibiritin ko ng high speed agad. Sabi niya baka raw mag-lean. So yun naman ang downside ni Honda. Actually yun ang downside niya, hindi siya friendly pagdating sa mga kalkal pipes, aftermarket pipes. Unlike kay Yamaha, grabe, pagka Yamaha ka, unlimited palit ka ng pipe, unlimited pipe ka. Tapos ang naramdaman ko dito nung kinalkal ko siya, parang talaga yung hangin niya, lumuwag na siya, nakahinga siya ng maayos compared doon sa stock pipe. Syempre pag kinalkal yan, di ba, straight tube na yan papunta sa tip. So itong kalkal pipe nga pala na to ay screen type siya. Hanap lang tayo ng magandang spot para ipakita ko sa inyo. Yeah boy, traffic.
So yung bibilang ko ng pyesa dito lang sa Bukawi. Sana meron. Para hindi na ako lumayo-layo pa. Dito lang naman traffic yan, sa papasok ng toll gate. Kaya lang dagda traffic, gaya nyan, nasa right lane ka, pero kakaliwa ka pala. So, syempre, may iipon kayo dyan. Wala, ganun talaga eh. Ay! Aksidente, men! Naku po. Sumalpok siya ron, oh. Baka nangyari, oh. Air blade. Naku, may dugo. Wasak, sir! Kaya mag-iingat kayo lagi, mga boss. Kung saan naman ang punta nyo. Dito lang yan, sa Bukawi. Dito, may spot dito. Pwede siguro akong pakita sa inyo yung motor. Dito. Lilim lang tayo. Okay. Recap, masarap magkape diyan sa recap pag gabi. Okay, so 'yan yung motor natin. Ito yung tindig niya. Pipicturan ko, pasensya na kung marumi. Pa-flash ko na lang diyan sa screen kung ano yung itsura niya. So, ito na yung GTR 5 na nakakalkal. So, makita nyo yung tip nya. Ayan, oh. Silaki lang yan ng stock. So, sakto lang yan. Pero, pinalabas ko ng konti. Advice lang din ng nagkalkal. Kasi kung ipapa-atras ko pa yung tip nya, tatama na daw dito yung hangin. So, papangit na daw yung tunog. Kaya, ayan, okay naman. Ito yung weld nya. TIG weld yung ginamit dyan. So, ayos naman, nilinis naman nila. And then, siguro soon, ipaparepaint ko yan para gumanda yung kulay niya. Tapos itong heat guard, papalitan ko ng isang version ng GTR 5. Mas maganda yun eh. Pag nirepaint ko yan, hanggang dun yan sa dulo, sa may headers, para mag-block siya, hindi siya latang kalgalan. No? So, soundcheck natin. Ayan, soundcheck. Suwabe ng tunog. So kapag naka-idle siya, parang stuck lang din yung tunog niya. Pero kapag uma-RPM na, ayan, meron na siya ang konting lutang. So sa mga comment na nabasa ko about dun sa vlog na yun nga, sinokoise ko tong ano, no, itong GTR 5. Sabi na wala daw yung ingay, na wala yung angas sa tunog. Naging totoo lang ako sa inyo, yun talaga yung naging resulta doon sa pipe. Nakita nyo naman sa sound comparison ng stock na pipe ni Winner X sa stock pipe na GTR. So yun talaga yun, wala na tayong mababago ron. Pero kung hindi siya sakal, hindi ko to papakalkal. Hayaan ko lang siyang ganun. Kasi yung tindig lang naman yung hinabol ko. Kaso na-compromise na yung ano eh, yung performance na nasasakal na siya. So, ginawa ko, nagtanong-tanong din ako kung okay lang naman. So, sabi nila, okay lang din naman daw. And sabi nung isa, which is yung taga Honda na mekaniko, okay, wag ko lang daw masyadong bibiritin sa ngayon. Siguro pag tumagal na, let's say parang sabi niya, gamitin mo muna, parang nagbe-break in ang motor. Tsaka ako daw walwalin. So ito, sinusunod ko naman yung mga payo nila. Okay lang naman sa akin. Kasi actually natututo rin ako sa kanila, nakakuha rin ako ng information, and isa pa rin is peace of mind. Ayan, so yan na yung balita sa aking Winner X na nakakalkal pa. All good in the hood. So
kasya kaya tayo dito. Yun, kasya. Yes, boss, ititingin-tingin sa motor natin. Ah, sir! Maganda pala yan, ano? Ang nakakita ng balatid ng Wheeler X, ha? Sakto lang, matipid sa gasolina. Hmm. Ah, takbong pogi lang. Hindi, harap lang. Harap lang? Oo. Kung wala to, mag-sniper ako. Kaso meron eh. Kaya ko naman, kung nauna yan, maraming pakinuha ko sa dito. Yan, shoutout kay Bossing. Ayan, bumbusina, papabalik. Balik na tayo sa agenda natin. So, yung sa Yamaha, yung mechanic parts doon, yung parts man nila, dito ako nirekomenda pumunta dito, RKP. Tatanong tayo ng injector. Daming Aerox dito. May black, may gray, may blue. So, sad to say, dito sa nirekomendang kasa ni Bossing ay wala din daw available. Try natin isa dito kay Ace Precision sa Bukawi. Kapag wala, no choice, luwas ako ng Caloocan para lang sa injector. Daming racing boy dito. Tanong natin. Meron po kayo nito, ma'am? Patay. NMAX na version 1. Injector. NMAX B1. A pre-order. Walang ano. Sige, sige. Wale. So, hanap tayo ng NMAX B1 na injector. Sad to say, mga boss, walang ano dito. Walang tawag dun. Walang injector. So, ito kasi si Ace Precision. Kapag wala kang nahanap ng mga genuine parts sa mga 3S, ito yung alternative na pwedeng takbuhan pagdating sa pyesa. Kaso ay wala silang pyesa. So pre-order daw. Nag-search ako sa Facebook, nag-search ako sa Facebook Marketplace, meron doon sa Maysan Mod. Sa Maysan, Valenzuela. Pupuntahan ko siya ngayon, pero bago ko bilhin 'yon, ititignan natin kung tutugma doon sa parts number na binigay sa akin. So, 'yan. Biyahe tayo ngayon para sa pyesa ng NMAX namin. Yeah, boy. Dito ako dinaan ng Google Map. Woohoo! Grabe yung kulay ng tubig doon. Parang milk tea. Kulay itim. Di na ako dadaan doon pabalik. Yun, ito na tayo. Kakatok lang daw dyan sa may bintana na yan. Ito. Mamaya na lang ulit. So yun, mga boss, nakuha ko na yung dapat kong kunin dito sa Valenzuela. Ngayon naman, pauwi na ako. So itong lugar na to, ngayon lang ako dadaan dito, no? Lakas ang hangin.
presyo talaga ang pyesa ng NMAX B1. Yung fuel injector na assembly niya, 2,100. So, shoutout dun sa binilan ko. Tama naman yung product number. Sure naman siya. Hindi siya yung basta kasukat-kasukat, ganun. Uwi na ako. So, yan lang muna siguro mga boss. Kita-kisa lang tayo sa susunod na vlog. So, yung mga managpapa-shoutout dyan. Pasensya na po kung hindi ko kayo na isi-shoutout ngayon. Mga nakalain na po yung video natin. Siguro kung napapanood mo tong video na to, 1 week or 2 weeks na yung pagitan ng araw na pinapanood mo. So, ilang mga boss, right safe sa inyo. Wala sanang mangyaring aksidente sa atin sa pang-araw-araw nating tinatahak sa kalsada. So, yun lang. Ingat sa inyo. Ride safe. Let's go!